Pauwi na nga kami ng Subic ngayong araw. Paglabas nga namin sa house na tinuluyan namin mga Marikoy, ayan yung makikita nyo. Kumpul-kumpul yung mga bahay. At dito nga habang nasa sasakyan kami mga Marikoy ay tingnan nyo naman yung daan, napakatarik. Nakakatakot nga ditong magbiyahe mga Marikoy lalo na kapag lasing ka. O kaya naman pumunta ka ng party-party. Mamaya kasi ang mangyari dumiretso ka talaga doon pababa. Tingnan nyo naman yung daan dito mga Marikoy. Nakakatakot talaga lalo na kapag hindi ka pa marunong mag-drive. Yung iba nga gustong tumira dito pero ako parang ayoko ditong tumira sa Baguio. Siguro nung unang punta ko dito ninais ko din talagang tumira dito. Pero nung nakailang balik na ako parang ayoko na ding tumira dito. Ang dami kasing pumapasyal dito kaya parang ang mga tao overloaded na. Bago nga kami umuwi ay bumili muna kami ng pasalubong dito sa may nadaanan namin. Ang dami nga dito nagbebenta ng mga pasalubong kasi puntahan nga itong Baguio. Nung last time na pumunta nga kami dito nung pag-uwi namin napakalaki nung pag nun. Natakot nga ako nun kasi halos hindi na makita yung daan. Mabuti na nga lang dito ngayon mga Marikoy hindi na kami nabutan ng pag. Ang dami nga din palang pwede mong bilhin dito mga Marikoy at napakamura nga ng mga gulay nila. At saka ang sariwa pa nila. Pagkatapos nga namin bumili ng mga pasalubong ay umuwi na nga kami. Hindi na nga ako nakatulog hanggang umuwi na kami ng Subic. Mabuti pa nga itong mga kasama ko ay nakatulog. Lagi nga palang puyat yan si Sheena kaya lagi rin tulog. Kahit ano na nga lang pwesto niyan basta makatulog lang. Kaya hindi ako natulog mga Marikoy kasi lagi akong tumitingin dito sa tanawin sa labas. Ang payapa kasi at ang ganda-ganda nilang tingnan. At dahil nga kakain kami dito din sa namadadaanan namin mga Marikoy ay ginising na nga namin sila. Diyan na nga lang kami sa inasal kakain mga Marikoy. Hindi pa kasi kami nag-uumagahan kaya ang ginawa namin kumain muna kami dahil nagugutom na nga. At habang nag-aantay nga kami ng pagkain dyan ay pumunta nga muna kami ng 7-Eleven para bumili ng tubig. At bago ka nga makapunta sa 7-Eleven ay marami ka nga rin palang pwedeng bilhin dito. Marami din silang mga pasalubong dito, meron din mga damitan. At ito nga kahit napakaluluma na nilang tingnan pero napakagaganda. Pwede ka nga makabili dito na pwede mong i-display sa bahay o kaya naman pwede mong gamitin. Meron nga silang aparador dito na pwede mong paglagyan ng mga pinggan, baso, kutsara. Yung tipong itatago mo lang yung gamit, hindi mo gagamitin pero pag nagkaroon ka ng bisita saka mo ilalabas. Ganyan-ganyan nga pala yung mama ko. O sinong relate dyan sa may mga mama na din ganyan? Alam niyo yung tipong wala kayong makainan na tapos nagkukulang na pero ayaw niya pa talagang ipagamit yung pinggan na pinakamamahal niya. Pero wala eh, kanya-kanya kasi tayong trip eh. Kaya naman kung nakikita lang sana niya tong mga to, sigurong tuwan-tuwa na naman siya. Kasi nga sobrang daming pwedeng i-display sa bahay mga Marikoy. At dito nga ay napadaan kami sa bilihan ng pasalubong at nakabili nga ulit kami. Kapag marami ka kasing nakikita parang gusto mo bilhin lahat. Ewan ko ba nakakainggan niya kasi kapag nakikita mo na napakarami nila. At dumating na nga yung aming kakainin dito mga Marikoy. Hindi na nga pala kami nakapag-video na kumain kami niyan. Dahil nga nagmamadali din kami, umuwi na din kami papunta ng Subic. Pupunta pa kasi kami ng Bulacan para silipin yung pinapagawa naming bahay. Kaya hanggang dito na lang, salamat!